Kristo tayo na may mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Ito ang gabi ng tagumpay ng Panginoon na itinuturing na ina ng lahat ng banal na magdamagang pagdiriwang. Ginaganap ngayon ang paghihintay ng simbahan para sa pagkabuhay ni Kristo na siyang pinagdiriwang sa mga sakramento. Kaya't ang buong pagganap ng magdamagang pagdiriwang na ito ay dapat nangyayari kapag madilim na at magwawakas bago magbukang liwayway. Sa gabing ito, tayo ay maglalamay bilang paghahanda sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay ni Jesus. Si Jesus ay muling nabuhay upang mabuhay tayo sa bagong kaayusang ayon sa kalooban ng Ama. Bibigyan pansin natin ng binyag ang sakramento ng ating pagpasok sa buhay ni Jesus na muling nabuhay. Ang magdamagang pagdiriwang na ito ay nahati sa apat na yugto. Una, ang pagbabaspas sa apoy at pagpaparangal sa kandila ng Pasko. Dito, ipinaalala ang pangunguna ng haliging apoy patungo sa lupang pangako na ating natamo sa sakramento ng binyag. Si Kristo ang bagong haligi ng apoy, ang tunay na liwanag na gumagabay sa atin. Ikalawa, ang simbahan ay nagsasaloob sa lahat ng kahangahangang ginawa ng Diyos para sa kapakanan ng kanyang sambayanan sa mulat-mula pa. Ito ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Dito ay inaalala ang tinatawag na apat na gabi ng kaligtasan ayon sa tradisyon ng mga Hudyo. Ang gabi ng paglikha, ang gabi ni Abraham na siyang gabi ng tipan, ang gabi ng Paskwa at pagtawid sa dagat na pula na gabi ng kaligtasan, at ang panguli, ang gabi ng pagdating ng Mesiyas. Ang lahat ng ito ay nagaganap ng muling nabuhay si Jesus at nagaganap sa bawat pagdiriwang ng binyag. Ikatlo, habang papalapit ang araw ng muling pagkabuhay, ang mga bagong kaanib ng simbahan ay muling isisilang. Ito ay sa pamamagitan ng binyag. Kaisa nila, sasariwain naman natin ang ating pangako sa binyag. At ang panghuli, ang buong simbahan ay inaanyayahang dumulog sa piging na inhanda ng Panginoon para sa kanyang bayan bilang pakikinabang sa kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay na siya namang rurok ng sakramento ng ating pagiging Kristiyano. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa kabanal-banalang gabing ito na pinangyayarihan ng pagtawid ng ating Panginoong Hesus Kristo mula sa pagkamatay patungo sa pagkabuhay, ang sambayanan niya ay nag-aanyaya sa lahat ng mga anak na nasa iba't ibang panig ng daigdig upang magtipon-tipon sa pagganap ng magdamagang pagdiriwang. Sa pagganap natin sa alaala ng Pasko ng Panginoong nagtagumpay sa pakikinig ng salita at paghahain ng kanyang buhay, maaasahan natin tayo makakapakinabang sa kanyang pananaig sa kamatayan at pamumuhay sa piling niya at amang may kapal. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pamamagitan ng iyong anak, kami iyong dinulutan ng ningas ng iyong kaliwanagan. Ang bagong ningas na ito ay iyong gawing banal at ipagkalooban na kami pagningas sinitong aming pagdiriwang upang makasapit kaming may dalisay na kalooban at walang maliw na kaliwanagan sa pamamagitan ni Yesu Kristo at sama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Si Kristo ang nagmamahal noon sa bayang hinirang, ngayon pa rin siya'y patnubay. Si Jesu Kristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Si Kristo ang nagmamahal simula pa noong araw, wakas natin siya't hantungan.
si Jesucristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Si Kristo ang pinagmulan, Alpha'y sagisag niyang tunay, siya'y ating pinanggalingan. Si Jesucristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Si Kristo ang siyang hantungan, Omega'y kanyang larawan, siya ang ating patunguhan. Si Jesucristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Kay Kristo ay nabibilang lahat ng panahon araw, bawat yugto ng pag-irap. Si Jesucristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Kay Kristo ay nabibilang mga taong dandan, hari siya ng kasaysayan. Si Jesucristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Kay Kristo ang karangalan, lahat ng kapangyarihan, Panginoong dinarangan. Si Jesucristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Kay Kristo ang kapurihan ng buong sangkatauhan, ngayon at magpakailanman. Si Jesucristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Sa sugat na lubhang banal ni Jesus sa tagiliran, dugo't tubig ay lumita. Si Jesucristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. May sugat sa paang kanan, si Jesus na nabayubay, sa krus na kinamatayan. Si Jesucristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Ang kaliwang paan naman ni Jesus din ay sugatan, pako'y naglagos na tunay. Si Jesucristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. At sa kanan niyang kamay, si Jesus di pinakuan, kaya't may sugat na taglay. Si Jesucristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Sa kanyang kaliwang kamay, si Jesus ay pinakuan, noong buhay niya'y iyalay. Si Jesucristo'y
Kristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Mapawi sana ang tuluyan ng dilim ng kasalanan sa puso natin at isipan. Si Kristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Salamat po, Poong Banal, sa ilaw na iyong bigay upang kami ay tanglawan. Si Hesukristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Tayo nang magbigay tangan kay Hesus na ating ilaw. Sa diwa na titisipan, si Hesukristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Salamat po, Poong Banal, sa ilaw na iyong bigay upang kami ay tanglawan. Si Hesukristo'y nabuhay, siya'y ating tayo nang magbigay tangan kay Hesus na ating ilaw. Sa diwa na titisipan, si Hesukristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Salamat po, Poong Banal, sa ilaw na iyong bigay upang kami ay nagawan. Si Hesukristo'y nabuhay, siya'y ating tayo nang magbigay tangan kay Hesus na ating ilaw. Sa diwa na titisipan, si Hesukristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Salamat po, Poong Banal, sa ilaw na iyong bigay upang kami ay tanglawan. Si Hesukristo'y nabuhay, siya'y ating
Magalak kayong lahat sa kalangitan. Kayong mga anghel ay mga agawitan. Ay nabuhay na muli. Itong natin ang tambuli nitong ating kaligtasan. Magalak o sanlibutan, sa manuning nating ilaw, si Kristo na walang mali at maram sa dilim. Magalak ng labos ang buong sa bayanan, sa kalwal at tiyan lahat tayong magtibok sa aning ni Yesu Kristo. Magig sa San Sinuko, siya'y muling nabuhay, tunay na manunubo. Itaas sa kalangitan ating puso at isipan, Diyos ama ay magsasamatan sa anak niyang nabuhay. Sa kalangitan, kayong mga anghel ay nangangagawitan. Magalak kayong lahat, napapapalan. Nalilikha na nakapaligid sa luklukan dakila. Ngayon nga ang kapistahan ni Jesu Kristong nag-alay ng kanyang sariling buhay, nagtiis ng kamatayan. Ang ina ng kasalanan, ang dating kaalipinay, sa tubig bawang naparam, kalaya ay nakamtan. Magalak na lubos sa buong sambayanan, sa kalwal at tiyan, lahat tayo'y magtiwang sa aning din ni Yesu Kristo. Sumagip sa San Sinuko, siya'y muling nabuhay, tunay na manubo. Ngayon nga ang pagdiriwang ng ating muli pagsila sa tubig ng kaligtasan, nabati ng nabanalan.
sa kalangitan. Kayong mga anghel ay nangangagawitan. Magalak kayong lahat na mapapalad. Nanilikha na mga paligid sa buklukan dakila. Sama ng sanlibutan, tunay na walang kapantay, pag-ibig mo'n katapatan para sa ng kasalanan, higit sa lahat mong alay, si Jesus naming mahal. Magalak ng lubos sa buong sambayanan, sa kalwalhatian lahat tayo'y magdiwang. Sa aningning ni Jesucristo sumagip sa sansinugod, siya'y muling nabuhay, tunay na manunubog. Dahil sa kaligayaan sa amin na bumaba, ay namin itong ilaw sa isang nagkabuhay. Tunay na kalinanana at itinisus na tala ang dilim ng kamatayan ay napawid na para. Magalak kayong lahat sa kalangitan, kayong mga anghel ay nangangagawitan. Magalak kayong lahat na mapapalad, nanilikha na nakapaligid sa luklukan at ilan. Ang araw ng kaligtasan, si Jesus bukang liwayway, walang maliw na patnubay sa landas ng kaligtasan. Hatid niya'y kapayapaan, lakas mo at pagmamahal upang aming magampanan aming pananagutan. Magalak kayong lahat sa kalangitan, kayong mga anghel ay nangangagawitan. Magalak kayong lahat na mapapalad, nanilikha na nakapaligid sa luklukang dakila. Magalak kayong lubos sa buong sambayanan, sa kalwalhatian lahat ay magdiwang. Sa aningning ni Jesucristo sumagip sa sansinugod, siya'y muling nabuhay, nanay na manunubos. Siya'y muling nabuhay, tunay na manunubos.
Mga kapatid, ngayong nasimulan na natin ang magdamagang pagdiriwang ng muling pagkabuhay, makinig tayong mabuti sa salita ng Diyos. Isaloob natin kung paano niyang ginaganap sa iba't ibang yugto ng kasaysayan ang pagliligtas niya sa mga hinirang na tao. Noon ngang sumapit ang itinakda niyang panahon, ang kanyang sariling anak, ang kanyang sinugo upang maging ating tagapagligtas. Hilingin natin sa Diyos ang kaganapan ng kaligtasan na nangyayari ngayon sa pagdiriwang ng Pasko ng pagtubos sa lahat. Magsiupo na po ang lahat. Pwede na pong patayin ang sindi ng kandila. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Henesis. Nang simulang likhain ng Diyos ang lupa at ang langit, sinabi ng Diyos, "Ngayon lalangin natin ang tao, ating gagawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon at lahat ng hayop. Magiging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae at sila'y pinagpala. Wika niya, magpakarami kayo at punuin ng inyong mga supling ang buong daigdig at pamahalaan ito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon at sa lahat ng maiilap na hayop, maging malaki o maliliit. Bibigyan ko rin kayo ng lahat ng uri ng butil at mga bungang kahoy na inyong makakain. Ang lahat ng halamang luntian ay ibibigay ko naman sa maiilap na hayop, malalaki man o maliliit, at sa lahat ng mga ibon." At ito nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritu mo'y suguin poon, tanay yung baguhin. Espiritu mo'y suguin poon, tanay yung baguhin. Pinupuri ka poong Diyos nitong aking kaluluwa. Ikaw, Panginoong Diyos ko, kay dakila mong talaga. Ang taglay mong kasuotay, dakila rit marangal pa. Nababatbat ka, poong Diyos, ng liwanag na kay ganda. Espiritu mo'y suguin poon, tanay yung baguhin. Ikaw na rin ang nagtayo ng saligan nitong lupa. Matatag na ginawa mo't hindi ito mauuga. Ang ibabaw ng saligay ginawa mong karagatan. At tubig din ang bumalot sa lahat ng kabundukan. Espiritu mo'y suguin poon, tanay yung baguhin. Lumilikha ka ng ilog na patungong kapatagan. Sa gilid ng mga burol umaagos na marahan. Sa naroong kakahuyay umaawit ng masaya. Mga iboy nagpupugad sa malabay nilang sanga. Espiritu mo'y suguin poon, tanay yung baguhin. Magmula sa kalangitan, mga buntok ay nadilig. Ibinuhos ang biyaya't lumaganap sa daigdig. Tumubo ang mga damong pagkain ng mga baka. Nagkaroon ng halamang magsaganang namumunga. Ano pa't ang mga tao'y may pagkain na kukuha. Espiritu mo'y suguin poon, tanay yung baguhin. Sa daigdig, Panginoon, kay rami ng iyong likha, pagkat ikaw ay marunong, kaya't ito ay nagawa. Ang dami ng nilikha mong nakalaganap sa lupa, Panginoon, purihin mo, kaluluwa, purihin ang Panginoon, o purihin mo nga siya. Espiritu mo'y suguin poon, tanay yung baguhin. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kagandahang loob kami iyong nilikha at sa iyong pagtatangkilik kami iyong pinadakila. Ipagkaloob mong ang aming matatag na kalooban ay manaig sa kasalanang nagbibigay balakid. Sa aming marapat
na sa iyong ligaya'y sumapit. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Genesis. Noong mga araw na iyon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos at tumugon naman siya. Sinabi sa kanya, isama mo ang pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moria. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa inyo at ihandog mo siya sa akin. Pagsabit nila sa dakong itinuro ng Diyos, gumawa ng dambana si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong. Nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ng Panginoon at mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham, huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan. Naipakita mo nang handa kang sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak. Paglingon niya'y may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog kapalit ng kanyang anak. Mula sa langit, nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ng Panginoon. Wika nito, akong Panginoon ang nangangako sa iyo. Yamang hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak, pagpapalain kita. Ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Lulupigin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway. Sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig, sapagkat ikaw ay tumalima sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Ikaw lamang, Panginoon, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Ang biyayang kaloob mo ay kahanga-hangang tunay. Nababatid ko na ikay kasama ko oras-oras. Sa piling mo kailanmay, hindi ako matitinag. Diyos ko ang aki dalangi, ako iyong dangkilikin. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutang, ang mahal mo ay malagak. Sa balon ng mga patay, upang doon ay maagnas. Diyos ko ang aki dalangi, ako iyong tangkilikin. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko ang aki dalangi, ako iyong tangkilikin. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinararami mo sa sanlibutan ang mga anak na sa pangako mo'y sumilang, bunga ng paglawak ng saklaw ng iyong paghirang. Sa pag-ibinyag, ginagawa mong matupad ang iyong pangakong si Abraham ay maging ama ng lahat. Ipagkaloob mong ang iyong sambayanan ay marapat na makatugon sa iyong panawagan sa pamamagitan ng Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Moises, bakit mo ako tinatawag? Palakarin mo ang mga Israelita. Itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkod. Mahati ang tubig at matutuyo ang lalakaran ninyo.
lalo kong pagmamatigasin ang mga Ehipsyo at pasusundan ko kayo sa kanila. Ngunit doon sila lilipulin, ang mga Ehipsyo, ang mga kawal ng Faraon, pati ang kanilang mga karuwahe. Ipapakita ko sa kanila ang aking kapangyarihan. Sa gayon, malalaman ng mga Ehipsyong iyan na ako ang Panginoon. Ang anghel ng Diyos na pumapatnubay sa paglalakbay ng mga Israelita ay nagpatihuli sa kanila, gayon din ang haliging ulap. Ang ulap ay lumagay sa pagitan ng mga Israelita at ng mga Ehipsyo, at lumatag ang kadiliman. Dumating ang gabi at ang mga Ehipsyo ay di makalapit sa mga Israelita. Itinapat ni Moises ang kanyang tungkod sa ibabaw ng dagat, magdamag na pinaihip ng Panginoon ang isang malakas na hangin mula sa silangan at nahati ang tubig. Ang mga Israelita ay bumagtas sa dagat na ang nilakaray tuyong lupa sa pagitan ng animoy pader na tubig. Hinabol sila ng mga Ehipsyo, ng mga kawal, karuwahe at kabayuhan ng Faraon. Nang magbubukang liwayway na, ang mga Ehipsyo ay ginulo ng Panginoon mula sa haliging apoy at ulap. Nalubog ang gulong ng mga karuwahe at hindi na sila makatugis ng matuling. Kaya sinabi nila, "Umalis na tayo rito sapagkat ang Panginoon na ang kalaban natin." Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Itapat mo ang iyong tungkod sa ibabaw ng dagat at tatabunan ng tubig ang mga Ehipsyo, pati ang kanilang karuwahe." Ganoon nga ang ginawa ni Moises. At sa pagbubukang liwayway, nanumbalik sa dati ang dagat. Ang mga Ehipsyo ay nagsikap makatakas, ngunit pinalakas ng Panginoon ang dating ng tubig, kaya't sila'y nalunod na lahat. Nang manauli ang dagat, natabunan ang mga karuwahe at kabayo ng Faraon, pati ang kanyang mga kawal at walang natira isa man. Ngunit ang mga Israelita ay nakatawid sa dagat na tuyo ang dinaanan sa pagitan ng animoy pader na tubig. Nang mga araw na iyon, ang mga Israelita ay iniligtas ng Panginoon sa mga Ehipsyo. Nakita nila ang bangkay ng mga Ehipsyo, nagkalat sa baybay dagat. Dahil sa kapangyarihang ipinakita ng Panginoon laban sa mga Ehipsyo, nagkaroon sila ng takot sa Kanya at sumampalataya sila sa Kanya at sa alagad niyang si Moises. Ito ang inawit ni Moises at ng mga Israelita para sa Panginoon. Ang Panginoon atin ngayong awitan, sa Kanyang kinamtang dakilang tagumpay, ang mga kabayo't kawal ng kaaway sa pusod ng dagat, lahat na tabunan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ay ating awitan sa kinamtanyang tagumpay. Poon ay ating awitan sa kinamtanyang tagumpay. Ang Panginooy ngayong awitan sa Kanyang kinamtang dakilang tagumpay, ang mga kabayo't kawal ng kaaway sa pusod ng dagat, lahat na tabunan. Ako'y pinalakas niya at pinatatag, Siya ang aking nagkupkop, nag-ingat. Diyos ng magulang ko, aking manliligtas. Panginoon ay ating awitan sa kinamtamyang tagumpay. Sila'y mandirigma na walang kapantay. Panginooy kaniyang pangalan, nang ang mga kawal ng Faraon sa dagat ng mga tambo ay mangagsilusong. Ang lahat ng ito ay kanyang nilunod, pati na sasakyay kanyang pinalubog. Poon ay ating awitan sa kinamtamyang tagumpay. Sila'y natabunan ng alon sa dagat. Tulad nila'y batong lumubog kaagad. Ang mga bisig mo ay walang katulad. Walang ang katulad, walang kasing lakas. Sa isang hampas mo, kaaway ng alat, nangadurog man din sa iyong mga palad. Poon ay ating awitan sa kinamtamyang tagumpay. Sila'y dadalhin mo sa pinili mong bundok, sa lugar na itinangi mo, para maging iyong lubos, at sa santuaryong natayo ayon sa iyong loob. Ikaw poon, maghahari magpakailanman. Poon ay ating awitan sa kinamtamyang tagumpay. Magsitayo na po ang lahat.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nung unang panahon ay iyon ang idinulot na mabanaag ang himala ng bagong tipan sa pagtawid sa dagat bilang tagapagpahiwatig ng nagaganap sa pagbinyag na siyang paglaya ng iyong sambayanan sa pagkabihag. Ipagkaloob mo ang lahat ng mga bansa ay makaranas ng muling pagsilang na dulot ng Espiritong tinatanggap ng mga may pananampalataya na Israel ang unang nagpamalas. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati, luwalhati sa Diyos, luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong aking kapurian, Panginoong Diyos, Hari ng langit, sasamang makapangyari salamat, Panginoong Jesucristo, buktong na anak, Panginoong Diyos, kortero ng Diyos, sana ng Ama, ikaw na nag-aalis na kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kailingan. Ikaw na nalulugod sa Jesucristo ang katasasan kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang kabanal-banalang gabing ito ay pinagliliwanag mo sa kadakilaan ng pagkabuhay ni Kristo. Antigin mo ang espiritu ng pagkupkup mo upang sa pagbabago ng aming buong pagkatao, kami wagas na makapaglingkod sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat.
Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na binyagan kay Kristo Jesus ay nabinyagan sa kanyang kamatayan? Sa makatwid, tayo'y namatay at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng binyag upang kung paano binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama. Tayo na may mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Sapagkat nakaisa tayo ni Kristo sa isang kamatayan, tulad ng kanyang kamatayan, tiyak na makakaisa niya tayo sa isang muling pagkabuhay tulad ng kanyang pagkabuhay. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay ipinakako kasama niya upang mamatay ang makasalanang katawan at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Ngunit tayo'y naniniwalang mabubuhay tayong kasama ni Kristo kung namatay tayong kasama niya. Alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Nang siya'y mamatay, namatay siya ng minsanan para sa kasalanan at ang buhay niya ngayon para sa Diyos. Kaya dapat ninyong ibilang ang inyong sarili na patay na sa kasalanan dapat buhay naman para sa Diyos ang inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. San Marcos, papuri sa iyo, Panginoon. Pagkaraan ng araw ng pamahinga, si Maria Magdalena, si Mariang ina ni Santiago at si Salome ay bumili ng pabango upang ipahid sa bangkay ni Jesus. At nang linggo ng umaga, pagsikat ng araw, sila'y nagpunta sa libingan. Nag-usap-usap sila habang nasa daan. Sino kaya ang ating mapapakiusapang magpagulong ng batong nakatakip sa libingan? Napakalaki ng batong iyon. Kaya gayon ang sabi nila. Ngunit nang tanawin nila ang libingan, nakita nilang naigulong na ang bato. Pagpasok nila sa libingan, nakita nilang nakaupo sa gawing kanan ang isang binatang nararamtan ng mahaba at puting damit. At sila'y natakot. Huwag kayong matakot. Sabi ng lalaki, inahanap niyo si Jesus, ang taga-Nazaret na ipinako sa krus.
Wala na siya rito. Siya'y muling nabuhay. Tingnan ninyo ang pinaglagyan sa kanya. Kaya humayo kayo at sabihin ninyo sa mga lagad, lalo na kay Pedro, na mauna siya sa inyo sa Galilea. Makikita niyo siya roon, gaya ng sinabi niya sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa loob lamang ng 7 buwan, 3 sa aking mga mahal sa buhay ay namatay. Si Lola Nene, si Lolo Amang, si Lola Zene. Silang lahat ay malapit sa aming pamilya, lalong-lalo na sa aking ina. Kaya kitang-kita ko ang kalungkutan ng aking ina. Lahat kami nagdalamhati. Pero nandun yung konsolasyon na hindi katapusan niyon. Simula lamang ngayon ng pagkakataon na sila'y muling mabuhay at kami magkikita-kita uli sa kabilang buhay. Yaan ang pag-asa na dulot ng muling pagkabuhay ni Kristo. Sapagkat siya mismo ang nagsabi, sino mang maniwala sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Ngayon, hindi na natin dapat itanong kung totoo ba ito. Sapagkat yung sinabi niya na mamamatay siya at sa 3rd araw, siya'y muling mabubuhay, napatunayan niya, sisiyunaw lang yan. Sapagkat ang basic na ibig sabihin ng muling pagkabuhay ni Kristo, siya'y Diyos na totoo, kaya ang lahat ng kanyang mga sinabi ay totoo at kaya niyang gawing totoo. May viral ngayon na lamay, hindi ko alam kung saan. Sapagkat yung patay, sa halip na pagluksa, pinag-concert pa. Lako ang saya. Bagay na ikinataas ng kilay, kahit na yung mga guhit lang ang kilay. Kasi ang sabi nila, bakit ganyan? Ang depensa naman ng pamilya, eh yun po kasi ang gusto nung namatay. Kaya yun ang aming binibigay. Hindi ko sila ipagtatanggol, ha? Hindi ko layunin yan. Gusto ko lang pick upin yung sinabi nilang, yun po kasi ang gusto nung namatay. Kung hindi tayo naniniwala sa muling pagkabuhay, eh bakit natin susundin yung gusto ng namatay? Patay na, susundin mo pa. Ano bang malay niya? Kaya yun ang nagagawa ng pananampalataya sa muling pagkabuhay ni Kristo. Kasi alam natin, kayang-kaya niyang buhaying muli ang mga yumao. At yun ang pag-asa na ibinibigay niya sa atin ng mga Kristiyano. Gayunpaman, ang pag-asa na hatid ng muling pagkabuhay ay hindi lamang natin dapat asahan sa panahon ng ating pagkamatay. Sapagkat habang tayo nabubuhay, pwede at yung iba sa atin nakararanas na talaga ng pagkamatay. Yung lokohin ka ng asawa mo, kamatayan na yun. Yung sumadsad ang negosyo mo, kamatayan na yun. Yung mawalan ka ng trabaho dahil napagbintangan ka, pinagkaisahan ka, kamatayan yun. Lalong-lalo na kung kailangan mo pa yung trabaho ngayon. Yung magkasakit ka ng malubha o ang mahal mo, kamatayan yun. Yung mamatayan ka, kamatayan yun. Yung iba nga kahit buhay pa, parang patay na sa dami ng kanilang problema. At yun
ay mararanasan natin in one way or another. Darating yun. Kung patungkol sa pagkamatay, sinasabi natin, una-una lang yan. Kapatid, ganun din sa pagdanas ng matinding problema. Una-una lang yan. It's just a matter of time. Hindi tayo makalalampas dyan. Kaya nga, ang pag-asa ng muling pagkabuhay ay hindi lamang natin dapat maranasan pag tayo namatay. Ang pag-asa ng muling pagkabuhay ng Panginoon ay hinihiling na natin na maranasan natin ngayon, lalong-lalo na kung tayo ay nasa sa pangit na sitwasyon. The good thing is, yun naman ang gustong ibigay sa atin din ng Panginoon. Natatandaan ninyo, siyempre hindi na, nung mamatay si Lazarus. Ano ang sabi ni Kristo sa kapatid ni Lazarong si Martha? Buling mabubuhay ang kapatid mo. Ano sabi ni Martha? Alam ko po, sa huling araw, ano sabi ni Kristo? I am the resurrection and the life. Ako ang muling pagkabuhay at buhay. Sino mang maniwala sa akin ay kahit mamatay, hindi mamamatay, muling mabubuhay. Ang ibig sabihin ni Kristo doon, ang pagkabuhay na hatid ko ay hindi lamang kapag ang tao ay namatay. Ang pagkabuhay na hatid ko, kahit ngayon pa lang, pwede mo nang maranasan, Martha, sa iyong buhay. Kaya nga, nang itanong ni Kristo kay Martha, naniniwala ka ba dito? At sumagot si Martha, opo. Yun ang naging hudyat ng proseso ng muling pagbuhay kay Lazarus. Kaya hindi natin kailangang mamatay para maranasan ang biyaya at ang pag-asa ng muling pagkabuhay. Kahit habang tayo nabubuhay, pwede nating maranasan ang biyaya na yan. Basta tayo'y maniwala lang. Ano ang sabi ni San Pablo sa Romans 8:11? If the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, then he who raised Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies. Yung word na if doon, ang ibig sabihin noon, kung tayo maniniwala kay Kristo, that is, kung isusuko natin ang ating buhay sa Kanya, ang lahat-lahat, kung Siya na ang magpapatakbo ng buhay natin, kung isusuko natin ang lahat sa Kanya, lalo pang ating mga problema, mararanasan natin ang Kanyang muling pagkabuhay. At yung muling pagkabuhay na yon, hindi lang sa kabilang buhay, kundi yung magkaroon ng buhay ang ating buhay, magkaroon ng gana, magkaroon ng mga dahilan upang maging masaya, ang magkaroon ng pag-asa sa gitna ng maraming problema. Kaya, hindi natin kinakailangang katakutan at iwasan anumang problema sapagkat ang biyaya ng muling pagkabuhay ay nagbibigay sa atin ng pag-asa na harapin at pagtagumpayan ang anumang problema. Yung mga unang disipulo, kung meron man sila dating naging napakalaking problema, ay ang pagkamatay ni Kristo. At nangyari yon sa Jerusalem. Kaya kung sila'y pamimiliin that time, hindi na napipiliin bumalik pa sa Jerusalem. Hindi na. Bakit? Sapagkat doon naganap lang lahat, doon si Kristo pinahirapan at pinatay. Doon nawasak ang kanilang pangarap. Doon nawala ang kanilang inaasahan. Si Kristo na nagsabi sa kanila na kung ano man ang nangyari o mangyayaring paghihirap sa kanya ay mangyayari din sa kanila. Kaya nga itinatuwa ni Pedro si Kristo ng makatatlo. Kaya nga siya iniwan ng kanyang mga disipulo.
nagpakalayo-layo sila na kahit gumamit ka ng largabisa, di mo sila makikita. And they had that chance na hindi na bumalik pa sa Jerusalem, kung saan hindi man sila mapatay, ay magiging tampulan sila ng tuksuhan. Naloko ni Kristo, nascam sa Jerusalem, na maya't maya ay palulungkutin sila ng isang nakalulungkot na nakaraan o karanasan. Pero anong ginawa nila? Bumalik pa rin sila kahit na ito'y maging mitsya ng buhay nila. At bakit nagaganon? Sapagkat muling nabuhay ang ating Panginoon. Bukod sa libingang walang laman, bukod sa mga pagpapakita ni Kristo, ang isa sa matinding patunay na muling nabuhay siya ay ang tapang ng mga disipulo niya. Yung tapang na harapin kahit ang kamatayan. Kasi alam niya, alam nila, hindi siya magpapabaya sa kanila. At yun po ang pag-asa na ibinibigay sa atin ng muling pagkabuhay ni Kristo. Kanina, naranasan ko ang pagkamatay. Yung mga nagte-text sa akin, di ako nagre-reply. Mga tumatawag, di ako sinasagot. Bakit? Umaga pa lang ako nag-iisip ng homily. Wala talaga ako maiisip. 7 p.m. na, wala pa. Imagine that. Mula umaga hanggang gabi. Higit 10 oras yun ah. Kahit ang ginawa ko, naisipan kong pumasok ng sakristi. Nagkataon, nandun yung mga bulaklak natin ngayon. Ayan. Kasi inayos yan kahapon. Para hindi malanta, ilagay muna sa kwartong Erico. And so I suddenly found myself nasa gitna ng mga bulaklak. Sa loob-loob ko, para naman ako nakaburol. Yun naman talagang pakiramdam ko. Totoo. Imagine, 10 hours, 12 hours, wala ako naisulat kahit isang paragraph. Wala. Wala talaga. Latan-lata na ako, sakit na ng ulo ko. Natatakot na ako. Kasi baka naman ako ipatayin ninyo pag sinabi kong, wala po akong humilya ngayon, pasensya na kaya. Ma? So, lumuhod ako. Nagkataon, nandun yung sobrang banal na Santisimo na hindi nagkasya kahapon sa tabernakulo. Nagdasal ako. Ang sabi ko, Lord, 7 p.m. na, wala pa rin akong humilya. 8 p.m. yung misa. Ikaw nang bahala. Hindi ko na kaya. Walang biro. Wala pang 5 minuto. Nagpasalamat na ako. Tumayo na ako agad. Nag-type na ako sa laptop ko. At nabuo ang humilyang ito. Yung mga na-type ko, ni hindi ko naisip beforehand. Pasensya na kayo kung medyo parang nangangapa pa ako. But at least, may nasabi kong humilya sa inyo. Kapatid, feeling mo ba patay ka ngayon? Lakang gana, hirap na hirap ka na. Darating ka rin sa ganitong pagkakataon kung hindi pa. Isuko mo ang buhay mo sa Kanya. Maniwala ka sa Kanya. Isama mo siya sa iyong problema. I mean, gustong-gusto ko nung tanungin ni Kristo sila Martha kung saan inilibing si Lazaro. Kasi, alam naman niya kung saan eh. Ba't nagtatanong pa siya? Kasi gusto niya na sabihin kay Martha, isama mo ako, nasan si Lazaro? Isama mo ako sa problema mo. Invite mo ako sa difficulty, sa problema mo.
Huwag mong kayanin mag-isa. Huwag mong sarilinin. Pero ano ang later on na sinabi ni Martha? Panginoon, patay na siya, apat na araw na eh. Umaalingaso na. Na parang sinasabi ni Martha, lalang pag-asa. Sirang-sira na. Umaamoy na, agnas na. Parang ikaw, Panginoon, stage 4 na. Pwede pa ba? Panginoon, ang tagal na ng problema kong ito eh. Pwede pa ba? Parang hindi na. Parang gusto kong tanggapin, gano'n na lang talaga. Eh, yun naman ang gusto ng Panginoon minsan eh. Yung patay na. Yung parang wala ng pag-asa. Para mas maniwala ka at mas maranasan mo ang muli niyang pagkabuhay talaga. Di ba ang pagkabuhay after 3 days pa? Pwede namang nung namatay sana, muling nabuhay na eh. Pinatagal ba? Kuminsan, yun ang gusto niya. Para mas maranasan mo ang kapangyarihan at pagmamahal niya. Pagkatapos kong makagawa ng humilya, photo finish, talagang sabi ko sa, buhay kang talaga, kumikilos kang talaga, gumagalaw kang talaga. Now, hindi ko naman ito masasabi sa inyo. Hindi naman ito paiisip sa akin ngayon ng Panginoon kung hindi ito ang gusto niyang sabihin sa iyo ngayon. Ikaw ba ay nakararanas ng matinding problema o makaranas ka man ng matinding problema? Ito sana ang mensaheng uuwi mo. Hindi mo kinakailangang mamatay muna bago maranasan ang muli niyang pagkabuhay. Kahit ngayon pa lang, pwede mo nang maranasan. But that shy, iyong panaligan, paniwalaan. Ito po sana, mga kapatid, ang biyayang ipagdasal natin ngayon sa ating banal na pagdiriwa. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Sapagkat ang lahat ay hindi nagtapos sa Biyernes Santo. Muli kang nabuhay. Ang ibig sabihin, merong akong muling pagkabuhay na hinihintay. Pero kahit wala pa yon, ang muling pagkabuhay ko ay pupwede nang mangyari ngayon. Dahil nakararanas din naman ako ng mga pagkamatay. Tulungan mo ko, Panginoon, na paniwalaan ang pangako mo, ang pagmamahal mo, ang katapatan mo. Tulungan mo kong huwag patalo sa mga sakripisyo. Ang mas paniwalaan ko, hindi ang laki ng problema ko, kundi ang laki ng pagmamahal mo. Alleluia! Alleluia! Purihin ang Diyos! Alleluia! Alleluia! Alleluia!
Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo mababayaan. Babalik paniwalaan natin sa atin. Alleluia. Alleluia. Tapat siya sa kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Mayroong higit pa sa inaasahan sapagkat muling nabuhay si Kristo para sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring mahirap, pero magiging maayos din ang lahat. Mayroong magandang mangyayari. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit kay Jesus. Kung lalapit kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapalanan sa unang-una ngayon, magpakailaman, magpasawalang hanggan. Amen. Ang pagbabasbas ng Ama nating makapangyarihan ay ating hilingin, mga kapatid kong minamahal, upang ito ay lumukob sa tubig na pagbibinyagan para mapabilang kay Kristo ang mga muling isisilang. Magsitayo tayo. Ama namin, inihiling namin sa iyo manaog nawa sa tubig na ito ang kapangyarihan ng Espiritu Santo sa pamamagitan ni Hesus Kristo upang mapuspos ng Espiritu itong pambinyag na tubig na ito. At sa gayoy, lahat ng nakikiisa sa kamatayan niya sa pamamagitan ng binyag ay muling mabuhay na siya rin ang kasama bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid kong minamahal, hilingin natin sa Ama nating makapangyarihan na maramatin niyang basbasan itong tubig na iwiwisik ngayon bilang pagunita sa tinanggap nating binyag noon. Pagkalooban nawa tayo ng panibagong lakas para sa pamamalaging matapat sa Espiritu Santo na ating tinanggap. Ama naming makapangyarihan, ipahayag mong ikaw ay kapiling ng iyong sambayanan sa pagdiriwang na ito ng gabi ng pagkabuhay. Ginugunitaan namin ang iyong paglikha na talaga namang kahanga-hanga at gayon din ang iyong pagtubos sa amin na lalo pang pambihira at walang kahambing. Basbasan mo itong tubig na iyong ginawa upang aming magamit para ang mga tanim ay madilig, para makapawi sa uhaw at init, at para maganap namin ang paglilinis. Ito rin ay iyong itinilagang gamitin sa pag-ibigay ng iyong kagandahang loob sa lahat. Ginamit ito sa pagkapalaya sa kaalipinan ng iyong hinirang
na sambayanan. Habang sa disyerto sila'y naglalakbay, tubig ang pumawi ng kanilang pagkauhaw. Tubig din ang ginamit ng iyong mga propeta upang ang sisimulan mong pakikipagtipan sa tao ay maipahayag nila. Sa pamamagitan ng tubig na itinilagang maging banal ng anak mong mahal, nung siya'y lumusong sa ilog Jordan, pinagbabago mo kaming mga makasalanan. Ito nawang tubig na ngayon iwiwisig sa amin upang ang pagbibinyag ay aming gunitain ay magpahiwatig din nawa ng aming pakikigalak sa kaligayahan ng aming mga kapatid na tatanggap ng binyag. Sa Paskong ito ng pagkabuhay ng iyong anak na mamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa misteryo ng Pasko ng pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo, tayo'y nalibing kasama niya nung tayo'y binyagan upang kasama rin niya tayo'y makabangon at makapagbagong buhay. Naganap na natin ang 40 araw na paghahanda, kaya't sariwain natin ngayon ang ating pangako sa binyag. Talikdan natin ang kasamaan at kasalanan. Harapin natin ang matapat na paglilingkod sa Diyos bilang mga maasahang kaanib ng Kanyang banal na simbahang Katolika. Kung kayo'y makapangangakong tatalikod sa lahat ng hadlang sa katuparan ng panukala ng Diyos upang kayo'y makapamuhay bilang matapat at maasahang kaanib ng Kanyang angkan, pakisagot ninyo itong 3 katanungan. Para kayo makapamuhay bilang mga malalayang anak ng Diyos, ang kasalanan po ba ay itinatakwil ninyo? Opo, itinatakwil namin. Para kayo huwag mapailalim sa kasalanan, ang kaakit-akit at tukso ng kasamaan ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Si Satanas na pinanggagalingan ng kasalanan at pinuno ng kadiliman ay itinatakwil po ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Ngayon na may ating harapin ang ating pananampalataya. Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na lumikha ng langit at lupa, kayo po ba'y sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Sa isang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo na ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinako sa krus na matay nilibing, muling nabuhay at naluluklok sa kanan ng Ama, kayo po ba'y sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal at kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay at sa buhay na walang hanggan, kayo po ba'y sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Bunga ng pagmamahal ng Diyos na makapangyarihang Ama ng ating Panginoong Hesukristo, tayo ay pinatawad sa ating kasalanan nung tayo muling isilang sa tubig at Espiritu Santo. Tulungan nawa niya tayong mamalaging tapat sa ating Panginoong Hesukristo ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon ang hinihiling lahat. Habilin ni Jesus noong siya'y dumisan, kayo ay magkatipon sa pagmamahalan. Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon ang hindi natin lahat. Ama, pakinggan ay napag-ibig sa aming sumapi. Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon ang hindi natin lahat.
Kapatid, sa kaniningan ng banal na gabing ito, halinang lumuhog sa Panginoon na nagpakita ng kanyang kahangahangang ginawang pagligtas at sambayanan sa pamamagitan ng pagkabuhay ni Yesu Kristo. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa sambayanan ng Diyos na inatid ng mapagligtas na tubig sa lupang pangako, upang ang kanilang buhay ay maging awit ng pagpupuri sa Panginoong nagtagumpay, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa lahat ng lahi at lipi, nalilikhang kawangis at kalarawan ng Diyos, upang sa kanila itanim ng Diyos ang pagkakaisang puso at diwa, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga inaapi at pinag-uusig, upang ang karahasan ay mapawi sa kanilang buhay at ang katwiran ng Diyos ang siyang yumabong at mamayani, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga bagong binyagan sa kamatayan at pagkabuhay ni Kristo, upang tahakin nila ang bagong buhay kay Kristo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa ating lahat na natitipon ngayon, upang tayo'y maging tapat sa ating pangako sa binyag, at maging saksi ng Panginooy ay buhay sa ating pamayanan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Ama na bukal ng buhay, dinggin ang aming panalangin at tulot mong ang iyong espiritu na lumukob sa tubig ang siyang manahan sa aming puso at kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pag-aalay. Amen.
sa'yo, Panginoon. Ang tinapay at ala na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y matiwang bilang isang sa mga bukti na humitik na luha na tipong mga trigo'y sa tinapay magwawakas pinagpaguran ang lipat na kamay at ng pawis na sunoy luluka tali sa iyo lamang sa isang na wala kapantay mula sa mga bagi na pinupol na ubas inaning mga bunga ang katasay naging ala pinagpaguran ang lipat na kamay at ng sa'yo'y luluka tangi sa iyo na mangyalay sa gisag na walang kapantay magsiawit kayo sa awit sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang pangalan. Ibayan, ibayan ang dulot niyang kaligtasan. Magsiawit kayo sa Panginoon. Aleluya! Magsiawit sa mga angkan, maghanap sa pod, luwalhati at papuri, iyalay sa Panginoon. Magsiawit kayo sa Panginoon. Aleluya! Magsiawit, magsiawit. Magsiawit sa Panginoon, sa Panginoon. Manalangin tayo.
tayo pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon to paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurenya niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin at sumasaliw sa aming paghahain upang sa nagsimulang Pasko ng pagkabuhay, kami itagkuyod nito sa kagalingang walang katapusan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong gabing ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat, ang iyong anak na minamahal ay naghain ang sarili niyang buhay, siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan dahil upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nag-iisaawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakila. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at ang lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana, paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. O sana, o sana, o sana sa Ama namin, iyong tanggapin ang handog na ito ng iyong buong angkan para sa mga minrapat mong muling isilang sa tubig at Espiritu Santo. Sa ikapagkapatawad ng lahat nilang mga kasalanan, loobin mong kami makapamuhay araw-araw sa iyong kapayapaan. Huwag mong ipahintulot na kami ay mawalay sa iyo kailanman. Ibilang mo kami sa iyong mga hinirang sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Ama namin, basbasan mo ang mga handog na ito. Marapatit mong sambahin ka namin sa Espiritu at katotohanan, kaya para sa amin, ito ay gawin mong maging katawan at dugo ng pinakamamahal mong anak na aming Panginoong Hesukristo. Noong bisperas ng kanyang pagpapakasakit, hinawakan niya ang tinapay. Sa kanyang banal at kagalang-galang na mga kamay, tumingala siya sa langit sa iyo, Diyos Ama, niyang makapangyarihan, at nagpasalamat sa iyo. Pinaghati-hati niya ang tinapay, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis na ito at ito ng pagkapala sa kanyang banal at kagalang-galang na mga kamay. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin.
Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Aming ibinahaya, namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas, at magbabakon sa mataas para mamatang sala. Ama, kaming mga lingkod mo at mubo sa iyong bayang banal ay nagdiriwang sa alaala ni Kristo na iyong anak at aming Panginoon. Ginugunita namin ang kanyang dakilang pagkapakasakit at pagbangon niya mula sa kamatayan at ang matagumpay na pag-akyat niya sa kalangitan. Kaya mula sa mga biyayang sa iyo rin ang galing, inihahandog namin sa iyong kataas-taasang kamahalan ang paghahain ito na katangi-tangi at dalisay, ang pagkaing nagbibigay buhay kailanman at ang inuming nagbibigay kagaling ang walang katapusan. Masdan mo ang ng buong kasiyahan ang aming mga alay na ito. Ganapin mo sa mga ito ang ginawa mo sa mga handog ni Abel, ang lingkod na matapat sa iyo, sa pagkahain ni Abraham na ama namin sa pananampalatayang totoo, at sa inihandang tinapay at alak ni Melchizedek na paring hirang mo. Paunlakan mo ngayong tanggapin ang banal at dalisay na pagkahain. Makapangyarihang Diyos, sinihiling namin iyong ipaakyat sa banal mong anghel ang mga alay nito sa dakilang dampanang nasa iyong harap upang sa pag-asalo sa banal na katawan at dugo ng iyong anak sa pakikinabang namin ngayon dito sa banal mong hapag. Kami ay mapuspos ng iyong pagpapala at tanang pagbabaspas sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Ama, iyo ring alalahanin ang mga anak mong naunang yumaos sa amin sa paghimlay sa iyong kapayapaan. Yamang ang tatak ng pananampalataya ay kanilang taglay at sila ngayon aming ipagdarasan. Sila at ang tanang nahihimlay sa kandungan ni Kristo ay aming dinadalangin sa iyo upang iyong pagbigyang makarating sa pag-asalo, pagliwanag at pamamahinga sa iyong piling. Kahit kami ay makasalanan mong lingkod, kami rin ay nagtitiwala sa iyong nag-uumapaw na pagkamapagbigay sa aming pamumuhay araw-araw. Kaya paging tapatin mo rin kami ay magkaugnay at makapiling ng iyong mga banal na apostol at martir, kasama nina Juan Bautista, Esteban, Matias, Bernabe, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad, Perpetua, Agata, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia, at ang lahat ng iyong mga banal, kami naway makapi sa nila, hindi dahil sa aming ginagawang kabutihang kulang na kulang, kundi pakundangan sa iyong pagupuno sa aming kakulangan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Sa kaniyang pamamagitan, ang tanang mabubuting kaloob mong ito ay lagi mong pinairal, pinababanal, binubuhay, binabasbasan, at sa amin ay ibinibigay. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat na parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen. 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 Amen.
sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Aming kabiyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tigapagligtas namin sa Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumayin niyo nabang lahat. At sumayin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanayahan. Panginoon, hindi ko karapat dapat na magpatuloy sa iyo.
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Ay muling mabibigkas, manalig ka, tuyuin ang luwas sa mga mata, hindi siya panaginip, hindi siya isang pangalan. Siya ay buhay, manalig ka, manalig ka. Tuyuin ang luwas sa mga mata, hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap. Siya ay buhay, manalig ka. Sandaling maghari ka, ako'y muling nakakita, nakabigkas, nakadama ng buhay, ng buhay. Manalig ka, tuyuin ang luwas sa mga mata. Jesus, manalig ka, manalig ka. Tuyuin ang luwas sa mga mata, hindi siya natutulog, hindi nakakalimot kay Jesus.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, padaluin mo sa amin ang batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig upang kaming pinapagsalo mo sa piging ng Pasko ng pagkabuhay ni Kristo ay magkaisa sa pananalig sa iyo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, we trust in you. Alalahanin, alalahanin, o mahal na Birhen ng Nazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na kagandahang loob mo'y natiling pusila. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinurin mong kami mga tunay mong anak. Kaya ninais mong nisa'y huwag mapahamak. Maging sa'yo walang tigil na pananalangin pati luha'y pumata. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo. Sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap upang kung nasaan ka ngayon ay paroon din kaming lahat at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos sa may tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasal at tagapagkasundo ng mga makasalanan, ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Pangkalahatan na lang, pasasalamat po sa inyong lahat, sa inyong mga panalangin at suporta dito sa ating malaparokya, sa mga gumanap. Hindi ko na po isa-isahin kasi baka may makalimutan lang. At mas maganda na ang Panginoon ang gumante sa inyong kabutihan. So maraming salamat, pangkalahatan, sa inyong mga tulong, sa inyong mga panalangin at pakikisangkot. Maraming pong salamat. Bukas po ang salubong ay 4 a.m. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Pakiyuko po ang ulo at hilingin ang pagbabaspas ng ating Panginoon. Sa dakilang kapistang ito ng Pasko ng muling pagkabuhay ni Jesucristo, kayo naway pagpalain ng makapangyarihang Diyos sa lahat ng kasalanan ay kanya nawang ipagsanggalang ngayong nagdiriwang ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo, pinagkalooban kayo ng Diyos ng kagalingan at kaligtasan. Puspusin nawa niya kayo ng kawalang kamatayan ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Matapos ipagdalamhati ang pagkapakasakit ni Jesucristo, ipinagdiriwang ngayon ang maligayang Pasko ng pagkabuhay ng mga tao. Pasapitin nawa niya kayo sa kagalakan ng kanyang kapistahan sa kalangitan, magpasa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo't patnubayan ng makapangyarihang Diyos, ng Ama at ng Anak
ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan at pag-asa ng Panginoong muling nabuhay. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Mary, Mother of the Lord, here is the prayer we sing to you. Let your tears sit in our minds and hearts as once they fell at last and then. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, here's the prayer we sing to you. Your tears sink in our minds and hearts as once they fell at last and send your people to a mission land. Send your people to a desert land. Send your people to refresh the land. Send your people with a word in hand. Once they fell at Nazareth.